ituturo ko sa inyo ngayon yung apat na klase, o ipapakita ko sa inyo yung apat na klase ng charcoal. Unang-una, yung ating compressed charcoal. Makita nyo dito, magsisimula yun sa soft, medium, and hard. Ikalawa is yung woodless charcoal. Ito. Woodless charcoal, makita nyo dito, from the word woodless, wala siyang kahoy. O kaya direct siya na charcoal kaagad. Parang compressed charcoal rin siya, pero ito nga lang is hugis lapis. Meron din niyang soft, medium, and hard, katulad din ng compressed charcoal. Susunod naman dito yung pinakilala natin, yung charcoal pencil. Meron tayo ditong Faber-Castell charcoal pencil at itong isa rin siyang klase ng charcoal pencil. Pero yun nga lang, ang pinakaiba, ito kasi is low quality. Kumbaga, hindi naman siya totally low quality. Kumbaga parang hindi lang siya ganun kakilala. Okay? At saka mas mura ito compared dito sa Faber-Castell. Ito kasi Faber-Castell is nagkakahalaga yata ito ng 90, more than 90 pesos, kung di ako nagkakamali. Pero payo ko po sa inyo, kung bibili kayo ng Faber-Castell na charcoal pencil, ay ang bilhin nyo yung kulay black, yung kanyang kahoy. Painted siya ng black, hindi po ito. Kasi ito sobrang lambot talaga. Ang hirap niyang gamitin. Tinatasan mo pa lang, nadudurog na. Okay? Kung gusto niyo makamura sa charcoal pencil, meron din naman yung Diamond charcoal pencil. Actually, mura yon, mga nasa around 13 pesos lang yata yung isang piraso. Pero pang matagalan na, maganda rin siya. Kung bibili naman kayo nun, ang bilhin nyo, kundi medium, yung soft. Huwag kayong bibili ng hard. Masyadong matigas yun, mahirap gamitin. At yung ikaapat, yung charcoal powder. So yung charcoal powder, ginagawa lang siya. Pwede kang gumawa ng improvised na charcoal powder. Pero meron mga nabibili na charcoal powder na gawa na. Pero bakit ka pa bibili ng gawa na kung pwede ka naman gumawa ng charcoal powder gamit ang iyong lapis, ang iyong woodless charcoal o iyong compressed charcoal, gamit lamang ang liha. Okay? So kapag gagamit kayo ng liha, huwag yung masyadong magaspang. Yung spot lang siya, ito mga nasa around 120p yata to, 120p. Yun, pwede na siyang gamitin pang pang powder ng charcoal. Okay? So papakita ko rin sa inyo mamaya kung paano gumawa ng charcoal powder. Okay, moving forward. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung swatches ng each type of charcoal. Mga pinili ko sa kanila o sa mga texture nila ay yung soft lang. Kasi ito talaga yung madalas kong gamitin, yung mga soft. Okay, so magsimula tayo sa compressed charcoal. Okay, sunod natin yung woodless charcoal. And last, yung ating charcoal pencil. Ayun na nga, naputol. Okay, gagamitin ko pa rin siya. 4 swatches lang naman. Yan, katulad na sinasabi ko sa inyo kanina, talagang sobrang lambot po nito. Kaya minsan, hindi ko rin siya ina-advise na gamitin. Kasi itong charcoal na to, ginagamit ko siya pang powder talaga. Hindi ko siya pinang swatch or ginagawang lapis talaga. Pero ito magagamit pa to. Gagawin natin siyang powder. Okay? So, naipakita ko naman sa inyo yung kanyang basic swatch. Linis ko lang. Gagawin ko na, ito na lang yung gagawin kong powder para maipakita ko sa inyo kung paano paggawa ng powder. Ang ating sandpaper, ang ating lalagyanan, ang container ng charcoal powder. Okay, nilagyan ko siya ng tissue paper para kahit na mabali-baligtad siya or maging ma-upside down siya, hindi siya basta-basta tatapon. Okay, so dito natin lalagay yung ating mapapowderize na charcoal. So ito yung nadurog kanina na charcoal, ito na yung gagamitin kong charcoal powder.
Pwede kayong mag-stock ng maraming charcoal powder kasi hindi naman ito basa-basa nasisira or hindi talaga ito nasisira. Pwede nyo siyang gamitin for later use. Okay. Okay, balik tayo dito. Ngayon, guguhit ako ng eyelid para maipakita sa inyo kung kailan ko pa ginagamit yung each type of charcoal na ito. Okay? So, dito sa ating charcoal pencil, hindi ko na siya gagamitin kasi nga naputol na. So, ang ginawa ko na lang dito, yung charcoal powder. Yung ginawa kong charcoal powder, ito na mismo yan. Okay? Ito yung niliha ko kanina. At lalagyan ko yung aking brush. Konti lang. Huwag nyo masyado marami. Pwede kayong kumuha ng scratch kung nagpo-portrait kayo. At scratch, brush nyo muna dun sa scratch nyo para matanggal yung mga excess. Yung mga excessive amount of charcoal. By the way, yan palang compressed charcoal, hindi ko na rin siya gagamitin kasi ginagamit ko lang yan for large areas katulad ng mga background. Yung mga dark background ng portrait. Okay, gagamit ako ng eraser para lalagyan ko na kung saan ko ilalagay or saan part ko banda ilalagay yung highlight ng eyelid. Ayan. Alisin nyo na rin yung behavior nyo na laging inihipan yung papel. Kasi may worst experience ako dyan na yung time na hinihipan ko yung papel na may tumalsik na alam mo na. So, meron akong brush na para lang sa pangpagpag or pangtanggal ng mga dumi, lalo na pag nagbubura. Ngayon, itong compressed charcoal naman ang gagamitin ko para i-drawing yung pupil ng mata. Okay guys, focus naman tayo ngayon sa compressed charcoal. Gaya nung sinabi ko ng compressed charcoal, ginagamit ko lang siya sa mga malalaking area. Yung kumbaga yung mga background na masyado malawak na gusto ko is dark. Ito pong soft charcoal or itong compressed charcoal yung gamit ko. At ito yung mga samples.
Okay? So, ngayon, ipapakita ko siya kung paano siya gamitin pang background. Okay. Shader ganito. Yan. Or ganito. Okay po. Ngayon, kung may mga uneven areas, ang ginagamit ko dyan ay large brush or itong makeup brush para ikalat po siya or para pantayin. Ganyan. So, pwede nyo rin naman siyang gamitan ng tissue paper. Tissue, yung ordinaryong tissue na ginagamit sa CR pang punas ang puwet, pwede po yung gamitin na pang smudge para mas even yung kanyang darkness para wala kayong masyadong makitang dots ng mga whites. Okay po ba? So yun lamang po. Ngayon po kung kayo ay bago sa video na ito, maaari pong mag-subscribe kayo dyan sa baba at paki click na rin po yung notification bell at iset nyo po sa all para po updated kayo sa mga bago nating videos. Okay? So, salamat! You can call me Mr. Basic. And this is Basic Art.